Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Patuloy ang epekto ng high pressure area dun po sa may North Pacific Ocean at yung ridge na tinatawag or extension nito ay siyang nakaka-apekto pa rin sa malaking bahagi ng Northern Luzon. So dun pa rin makakaranas ng maaliwala sa panahon at mababang tsansa ng mga pag-ulan. Samantala, isang low pressure area po ang nabuo kahapon sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa may silangan po ng Mindanao. And as of 3 in the morning today, ay nasa higit 1,600 kilometers po ito sa silangan ng Southern Mindanao. Base po sa ating analysis, mababa pa rin ang chance na itong low pressure area ay maging isang bagyo sa susunod na dalawang araw hanggang sa Easter Sunday. Subalit makikita po natin over the weekend, mabagal ang pagkilos ito palapit ng ating kalupaan dito sa Mindanao at inaasang papasok ng ating Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Linggo. Pagsapit naman ng Lunes, nasa may silangan ito ng Mindanao, papalapit dito sa may Caraga region. Then pagsapit ng Tuesday, meron po tayong dalawang senaryo. Simula sa Tuesday hanggang sa Thursday, lalapit ito sa may silangan ng Visayas and Bicol region hanggang sa makatawid dito sa may Central and Northern Luzon. By Friday, ay nandito na sa may West Philippine Sea. Yung ikalawang senaryo natin for this low pressure area is maaring nandito siya somewhere sa may silangan ng Visayas pagsapit ng Tuesday. Then from Tuesday all the way hanggang sa Friday ay mananatili itong malapit dito sa may silangan ng Luzon at tilis ng direksyon papalayo ng ating bansa. So patuloy natin i-monitor ang behavior ng nabanggit na weather disturbance na ito. Sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw, asahan pa rin ang fair weather conditions, bahagyang maulap at minsang maulap ang kalangitan for Southern Luzon at sa may Northern and Central Luzon mananatiling maaliwalas ang panahon sa maraming lugar at minsang maulap na lamang na kalangitan dito sa may Cagayan Valley and Aurora. Sa Metro Manila, asahan pa rin ang mainit na panahon nasa 24 to 33 degrees Celsius at gayon din sa may Tuguegarao City hanggang 34 degrees Celsius. Sa may Baguio City naman po, malamig pa rin sa ngayon mula 16 hanggang 22 degrees Celsius at sa Tagaytay, posible pa rin bumaba sa 20 degrees Celsius ang temperatura. Possible lamang yung mga saglit na pag-ulan po pagsapit ng hapon hanggang sa gabi dito sa may parteng Bicol Region as well as Quezon Province. Sa ating mga kababayan sa Visayas, asahan pa rin ang fair weather conditions over the western and central portions. Mainit pagsapit ng tanghali, lalo na dito sa may Iloilo, hanggang 32 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Eastern Visayas, partly cloudy to cloudy skies for the next 24 hours at may chance na ng mga pulupulong pag-ulan as early as this morning dito sa may Eastern Samar and for the entire Eastern Visayas po pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Sa ating mga kababayan naman sa Mindanao, asahan as early as this morning ang mga pulupulong pag-ulan lamang dulot ng localized thunderstorms dito po sa may Dinagat Islands at sa may Surigao provinces. Wala pong kinalaman ito directly dun sa low pressure area. Pagsapit na tanghali, malaking bahagi na ng Caraga magkakaroon ng mga pulupulong pag-ulan at mananatili pa rin fair weather conditions or madalas magiging maaraw for the rest of Mindanao. Magiging mainit at malinsangan sa tanghali, lalo na dito sa may Zamboanga City and Davao City hanggang 34 degrees Celsius. So kung lalabas po ng bahay ngayong araw, magdala ng pananggalang sa ulan at magdala po ng tubig. Pagsapit naman ng hapon hanggang sa gabi, partly cloudy to cloudy skies in many areas of eastern Mindanao, dito sa may Caraga region pa rin and Davao region, as well as yung mga kalapit na lugar sa may northern Mindanao, localized thunderstorms pa rin po ito. Ngayong araw, wala pa rin tayong nakataas na gale warning or banta ng matataas sa mga pag-alon. Banayad ang pag-alon, less than 1 meter po sa may western side of the country at sa may eastern sections, katamtaman ng mga pag-alon po hanggang 2.5 meters or halos isang palapag ng gusaling pag-alon. Pagsapit naman ng weekend, magbabalik yung northeasterly wind flow o yung malamig po na hangin galing po dito sa may norte at magdadala ito ng maalon at mahangin at maalon na karagatan dito sa malaking bahagi po ng Northern Luzon. Maaari tayong magtaas ng gale warning. Worst case scenario po ito, between Saturday and Monday po yan dito sa may Northern Luzon at magiging maalon pa rin dito sa may silangang parte ng ating bansa hanggang sa mga susunod na araw habang mayroong low pressure area dito po sa may silangan ng bansa. For the next 3 days, tulad ng nabanggit ko kanina, over the weekend, mananatiling nasa may silangan ng ating bansa yung low pressure area, silangan ng Mindanao in particular. Then pagsapit ng Lunes, nasa may silangan na ito ng Visayas, yung northeast wind flow o yung hangin po
galing sa may norte sa Mahilagang Silangan is iiral over the weekend at magbibigay ng bahagyang malamig na temperatura dito sa may northern Luzon at meron lamang pulupulong mga pag-ulan in the eastern sides of Luzon and Visayas. Sa Metro Manila, mananatili pa rin ang fair weather conditions, so bahagyang maulap ang kalangitan hanggang sa Lunes po yan, and aasahan lamang yung maulap na kalangitan pagsapit na tanghali. Meron lamang mababang chance na mga saglit na ulan. And ang temperature natin, maring tumaas sa 32 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po at mamamasyal dito sa Baguio City hanggang sa Lunes, asahan pa rin ang maaraw na umaga at sa tanghali, presko pa rin po yung panahon hanggang 23 degrees Celsius. Sa hapon naman, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan at may chance po ng mga pulupulong pag-ulan dulot lamang ng northeast wind flow as well as the localized thunderstorms. So kung lalabas po ng bahay, siguruhin pa rin na may dala ng payong. Sa ating mga kababayan po sa Kabikulan, for the next 3 days, halos similar weather conditions po. No? Bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan hanggang sa Lunes at aasahan lamang yung mga saglit na mga pag-ulan sa umaga, tanghali at sa hapon. Wala po itong kinalaman sa low pressure area or sa bagyo. Sa atong mga ka-XO nandin ha, sa Metro Cebu, sa mga magsisimba rin po, no, asahan yung papainit na temperatura. Pagsapit ng Linggo and Lunes, asahan yung hanggang 32 degrees Celsius na maximum temperature. May chance na mga pag-ulan sa hapon. Walang kinalaman dito doon sa low pressure area. Pero kung lalabas po ng bahay, ay magdala pa rin ng pananggalang sa init. Panghuli sa atong mga ka-XO nandin ha, sa Metro Davao, asahan po for the next 3 days, ang generally mainit na panahon. May mga chance na mga pag-ulan sa hapon na walang kinalaman dun sa low pressure area, more on localized thunderstorms din, at makakaranas pa rin ng bahagyang maulap at madalas maaraw na umaga. Si Haring Araw ay sisikat 5:47 na umaga at lulubog ito 6:09 ng gabi.